Nasubukan mo na bang mangisda gamit ang pana? Eh ang mangisda gamit ng saranggola. Oh, wow! At ano itong bagong sport na mabisa raw panghuli ng isda? Ilan lang yan sa mga kakaibang teknik na ngayon mo lang mapapanood. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kung sawa ka na sa tradisyonal o makalumang paraan ng pangingisda, sigurado mag-i-enjoy ka for today's video. Number 1. Scarping. Dito sa Mississippi River, ang mga catfish ay naging peste dahil sa paglobo ng kanilang populasyon. Kaya naman ang mga tao rito ay nakaisip ng iba't ibang paraan upang hulihin at lipunin ang lahat ng mga invasive catfish. Ang tawag rito ay scarping at ito ang kombinasyon ng extreme sports at fishing. Hinihila ng speedboat ang manghuhuli ng isda habang ang lalaki na to ay may hawak na net. Dahil sa ingay ng makina ng speedboat, nabubulabog ang mga isda at ang initial na reaksyon ng mga catfish ay ang lumundag ng mataas. Kung minsan, gumagamit din sila ng trident parang si Aquaman. Ito ang klase ng basketball to the next level. Mukhang masarap ata subukan to sa Pinas, kundi lang puro basura ang nasa ilog. Kung sa unang entry pa lang ng video ay nag-enjoy ka na, make sure na i-like ang video para i-recommend pa ni YouTube ang FTP channel sa iba pang animal lovers. Number 2. Half nets. Ito ang sinuunang pamamaraan ng panguhuli ng salmon at sea trout na ginagawa sa England at Scotland. Ang mga mangingisda ay pumupunta sa malalim na bahagi ng dalampasigan, dala-dala ang fishing net. Ayon sa mga historians, ang ganitong paraan ng pangingisda ay itinuro pa ng mga sinuunang Vikings noong 16th century. Ngayong 2022, kakaunti na lang ang pinapayagan ng kanilang gobyerno na manghuli gamit ang half net dahil nanganganib ng maubos ang mga salmon sa kanilang lugar. Number 3. Gigging. Kung trip mong mangisda sa gabi, baka ang gigging ang bagay sa'yo. Ang mga mangingisda rito ay gumagamit ng spear o mahabang panusok para humuli ng isda. Ginagawa ang ganitong hunting technique tuwing gabi. Mas madali kasing makita ang mga isda sa ilalim ng tubig sa tuwing tinatamaan ng liwanag ng flashlight. Masaya itong bonding sa magbabarkada, huwag mo nga lang matusok ang paa ng iyong kasama. Number 4. Bow fishing. Kung paborito mo si Hawkeye at nagkataong mahilig kang mangisda, ito ang teknik na bagay sa iyo. Ang tawag rito ay bow fishing o ang paggamit ng pana sa pangingisda. Pwede ka lang makagamit ng ganitong estilo sa tubig na sobrang linaw. Kung makahanap ka man ng malinaw na tubig, siguraduhin mong asintado ka kung tumira ng pana. Kung pasmado ka, good luck na lang kung may mahuli ka. Number 5. Pole spear. Kung mahilig kang manood sa mga YouTuber na mahilig mangisda, malamang ay pamilyar ka sa pole spear fishing. Ang gamit ng mangingisda rito ay ang spear gun na parang kombinasyon ng pana at baril. Isa ito sa pinakamatandang pamamaraan ng pangingisda na magpasa hanggang ngayon ay patok sa mga sports enthusiast. Ito na ata ang pinakamahirap at buwis buhay na teknik sa ating list. Sumusuong pa sa kailaliman ng dagat ang mga fisher para lang makahuli ng isda. Kung minsan, dito sila nakakainkwentro ng pating. Buti na lang at may spear gun sila bilang panakot sa gutom na predator. Kaya sa ating list, ito ang sports na ayoko subukan. Kung ganito kalaki ang mga kasalubong mo sa dagat, mukhang walang panama ang iyong spear gun. Number 6. Harpoon. Isa rin ito sa pinakamatandang paraan ng panguhuli ng isda. Para makahuli ng isda, tatayo sa mataas na lugar ang fisherman at itututok niya rito ang sibat. Pag tinamaan ng isda, may tali na nakakabit rito na panghila sa katawan ng nahuling isda.
Sobrang mabisa ang paggamit ng harpoon, lalo na sa panghuhuli ng balyena. Sa bansa gaya ng Indonesia, ang mga tao rito ay gumagamit ng harpoon para humuli ng killer whale. Naghihintay sila ng isang oras kakahintay ng target. Pag may lumapit na balyena, sa kanila ito sasaksakin. Sa kaso na to, isang taong gulang na batang killer whale ang nahuli ng mga tao. Sa video, makikita ang nanay ng balyena na mukhang nagmamakaawa sa mga tao na pakawalan ang kanyang anak. Lumapit pa ang nanay na balyena sa mga tao na parabang nakikiusap. Maya-maya lang, pati ang nanay na balyena ay sinaksak gamit ang harpoon. Nakakalungkot ang ganitong klase ng industriya, lalo na't para na rin tao at matatalino ang mga killer whale. Kaya kung isa kang mangingisda na nanonood ng video na to, please be a responsible fisherman at huwag nating targetin ang mga hayop na malapit nang maubos. Number 7, ice fishing. Ang ice fishing ay ang panghuhuli ng isda sa kabila ng nagkakapalang yelo. Gumagawa ng butas ang mga tao rito dahil ang malawak na lugar na to ay dating ilog na natakpan na ng makapal na yelo. Kaya naman pag gumawa ka ng butas rito, lagusan ito sa ilog na tirahan ng ilang isda gaya ng salmon at sea bass. Patok ang ice fishing sa mga bansa na nakakaranas ng matinding winter, kaya kung isa kang turista sa ganitong lugar, don't miss out na maka-experience ng ice fishing. Number 8, float tube fishing. Sa float tube fishing, sasakay ka sa pampalutang na device na hugis salbabida at saka ka mag-aabang ng isda na kakagat sa iyong pain. Maganda itong paraan para sa tao na gustong pumunta sa malalim na ilog kung wala ka namang bangka. Nakaka-relax ang ganitong estilo at mukhang masarap gawin tuwing summer. Ingat ka lang dahil kesa sa isda mahuli mo, baka buwaya ang lumapit sa iyo. Oh no! Number 9, flounder tramping. Dito sa Southwest Scotland, ilang henerasyon ng mga mangingisda ang gumagamit ng ganitong estilo. Sama-sama ang mga tao na tatapak sa dalampasigan para humuli ng isda na tinatawag na flounder. Marami kasing flounder ang makikita sa dalampasigan ng Scotland. Ayon sa mga nakasubok na neto, mabilis daw nilang nararamdaman kung may isda silang natatapakan. Kung gusto mong subukan ang ganitong estilo sa Pilipinas, ingat ka lang sa iyong isdang tatapakan at baka makamandag na stonefish at scorpion fish ang makajackpot sa iyong paa. Wow! Number 10, kite fishing. Tumungo naman tayo sa New Zealand para alamin kung paano ginagamit ang saranggola sa pangingisda. Ang mangingisda na to ay kinakabit ang tali na may pain ng isda. Pag ready ng pamingwit ang saranggola, paliliparin ito sa malayong parte ng dagat. Sumikat ang kite fishing sa New Zealand dahil sobrang lakas ng alon dito at hindi ligtas para sa mga bangkero. Dahil sa kite fishing, nakakapanghuli ang mga mangingisda sa kabila ng naglalakasang alon. Number 11, remote control fishing. Habang tumatagal, pa-weird ng pa-weird ang fishing technique sa ating list. Para makahuli ng isda, gumagamit sila ng remote control na bangka at ito ang uutusan nila para mamingwit ng isda. Pag lumubog ang laruang bangka at tila ba may humihila, ito na ang signal na may nahuling isda. Kung minsan, papupuntahin nila ang laruan sa malayong parte ng ilog na hindi abot ng mga tao. Patok ito sa ilang parokyano dahil para bang naglalaro ka lang habang namimingwit. Maski bata ay mag-i-enjoy rito. Number 12, drone fishing. Ang last sa ating list ay ang pinaka-interesting sa lahat at pinaka-techy. Biruin mo, maski drone pala ay pwede ng utusan para manghuli ng isda. Kakabitan lang ng pamingwit ang drone at saka papupuntahin sa malayong parte ng dagat. Take note, may video camera na nakakabit sa drone. Pag may kumagat sa pain ng maliit na isda, ito na ang chance ng drone para hilain ang nahuling isda.
Relaxing ang ganitong pamimingwit. Huwag ka nga lang maka-encounter ng buwaya. All in all, maraming paraan para makahuli ng isda. Lipas na ang makalumang paraan ng pamimingwit dahil sa dami ng exciting activities na pwede mong subukan. Ikaw, alin sa mga fishing technique na to ang gusto mong masubukan? Comment down below para mabasa namin! Kung palagi kang nag-i-enjoy sa videos ng FTP channel, please hit the subscribe button para palagi kang updated sa mga bago kong videos. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Dan Jacob Marquez, Franklin Dublin, Sans Fildown, Jonalyn Rio Florido, Earl Zane Havilio, Jello Lods, Franzel Martin Young, at Edgar Galliardo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!